So, magandang hapon po sa ating lahat. So, nandito po tayo para maturo ko po kung paano mag-sign in ng isang Gmail account. And then, paano din makita yung mga Google Apps ni Google. Kung ano yung mga application na meron si Google. So, kung hindi mo pa alam kung paano mag-sign in ng yung Gmail account, lalo sa mga student Gmail ng bata, ito ang kailangan mong gawin. Pwede kang pumunta sa Google. Sign up. And so ito. Pwede kang pumunta dito. Ganyan. And so, ito po. And so makikita po natin dito yung aking mga account, ito yung aking mga account. So ito yung aking mga personal Gmail, so makikita nyo po yun dyan. So pwede po kayong mag-use, i-click nyo lang po yung use another account kapag hindi pa po nakaka-sign in, kapag may bago po yung account na sa-sign in. So use another account. So syempre, itatype nyo po dyan yung password niyo po. Password and so on po, okay? Yung email, itatype nyo lang po. No, i-type ko po yung akin. So, may mga nakatype na po ako. Kaya, ito na lang po gagamitin ko. Ayan. Ayan po yung aking account. Next. Siyempre, i-type ko po yung password ko. Ayan. So, next. So, ito na po yung aking account. So, ayan po, ito na po yung aking personal account. Ayan, so, para po magpalitan, lalo na kapag gusto nyo palitan ng inyong personal info, pupunta lang po kayo sa personal info. And then, dito nyo pwedeng palitan ng inyong profile pic. Ito po, itong profile pic nyo, pwede nyo palitan. Click nyo lang po yan. And then, ito yung pangalan ko. Ito yung aking pangalan. And then, gender. And then, password. Then, siyempre, password, bawal po ninyo makita yan. So, pwede nyo palitan yan dito. Pwede nyo palitan. So, i-click nyo lang po yan. And then, enter your password. And then, palitan nyo po. Okay? Pwede nyo palitan dyan na. Ayan. Yan. Then, pwede kayo pumunta sa security. I think sa security. Wala pala dito. Wala pala security. So, sa personal info. So, itatype nyo lang po dito yung kung gusto nyo palitan yung inyong password dito po. Yan. Palitan nyo lang dyan. Then, gawin nyo lang po yung mga next procedure. Halimbawa, enter your password. Okay? So, i-enter nyo po yung current password nyo po. Halimbawa, okay? Yan po yung aking current password. Then, itatype nyo po yung new password, okay? Itatype nyo po yung new password and then, i-change password nyo po. Itype nyo lang po yung mga confirm password nyo po, okay? Susundan nyo lang po kung ano yung mga information na meron dyan. Susundan nyo lang po yun na. Kaya nyo na po yung nasundan. Ano yung mga hinihingi na password, okay? Yun po. Next is, balik lang natin kasi hindi ka naman kailangan palitan ng aking password. Okay, tinuturo ko lang po kung paano yung magagawin. So, ako naman ay nakasign in na. Ayan. Nakasign in naman ako kaya no problem na ako magpalit ng password kasi napalitan ko naman yung password yung akin.
Siyempre, pag naka-sign in ka na, okay, dadaling kayo sa home, di ba, sa home. And then, pwede ka pumunta dito, okay, para mabasa mo yung mga email ng yung mga ng kaibigan, ng classmate, so, yung mga katrabaho nyo po. Pwede ka pumunta dito sa Google Apps. Yung 9 dots po katabi ng profile pic, andyan po yung Google Apps. Pag kinilik niyo po yan, lalo-lalo sa mga computer or desktop ang gamit, ito mas madali kasi kapag computer or desktop ang yung gamit, okay? So, magkakaroon lang tayong problem kapag cellphone ang yung gamit kasi you need to download lahat ng application na meron si Google kapag cellphone ang gamit mo, okay? Ito neto, so, sa cellphone niyo may Gmail na may Google Drive. Then, ito po, dito nyo po makikita yung classroom, okay? Okay, lalo-lalo sa mga classroom po, lalo sa mga online classes. So, gamit na gamit po sa classroom, i-click nyo lang po yan si classroom para maka-sign in po kayo. And then, kailangan din po kayong i-invite ang teacher. Tapos yun yung teacher nyo na doon sa online class nyo. So, dito may mga kanilang mga Google Apps. So yan, ito yung maraming mga Google Apps sa Google. So pag computer ang gamit niyo, mas madali itong gamitin. Mas madaling i-explore kasi ito makikita mga Google Apps ni Google, okay? Then, syempre, kung gusto mo mabasa yung mensahe ng inyong mga teacher, ng friends, classmates, i-click nyo lang po yung Gmail. Pag kinilik yung Gmail, okay, dadalhin ka dito sa iyong message. Ito yung parang cellphone is message app, okay? So, dito nyo po makikita lahat ng mga mensahe na ipinapadala sa inyo ni Google. Then, yung mga mensahe ng mga kaibigan nyo, yan, yung mga, lalo ng classmate and so on, co-teacher and so on. So, next, yung ating kailangan yan. Okay, next. Next floor po lang kayo. Then, pwede ulit pumunta dito. Pwede kayong pumunta sa classroom. Sa classroom po. Classroom. Click nyo lang po yung classroom. Then, marami pong lalabas dito na classroom. Okay, marami pong lalabas dyan na classroom kasi marami na po kong ginawa na classroom. Ito yung mape for crystal, and then mape for sapphire, and then mape for aquamarine, and mape for ruby. So, ito yung mga classroom namin. So, you need to invite your mga estudyante namin. Kailangan namin i-invite po ang mga estudyante namin dito sa online classroom, sa G classroom namin. So, science for aquamarine, science for ruby, science for crystal, and science for sapphire. So, ito yung mga aking classroom. So, ibig sabihin, katulad sa akin, ang hawak ko yung advisory class ko is science course. So, i-click ko lang po yan sa akin kasi yan ang kailangan ko. Yan. So, may mga classroom na akong gawa po, okay? So, ito yung aking classroom. So, may class code na din. Okay, may class code din. So, yan. Then, may gagawin ko lang din ng link yan. And then, ito yun. No? So, kailangan pa natin i-invite ang bata dito, okay? So, kapag Google Classroom, okay, pag computer ang gamit mo, desktop, laptop, so hindi mo na kailangan mag-download ng Google Classroom kasi direct na po yun kay Google sa kanyang Google Apps. Ito po yung kanyang mga Google Apps po. So ito po yung ating mga Google Apps na ina-access ni Google. Okay, so kapag cellphone naman po ang gamit nyo, kailangan nyo pong mag-download sa isa. Kailangan po mag-download ng Google Classroom, i-type nyo po sa Play Store, Google Classroom, and then may Google Meet din po dito. Yung Google Meet yung ating ginagamit kapag tayo nag-online class. Ayan, Google Meet. So, kapag gusto mag-Google Meet, ito po, nandito lang din po siya. And then kapag cellphone lang po ang yung gamit, kailangan nyo rin po mag-download ng Google Meet. So, hindi siya naka-built-in kay cellphone lahat ng mga application ni Google. Mas maganda gamitin ang laptop para lahat ng application ni Google dito. Pag kinilik niyo po itong 9 dots no, Google Apps, lalabas na po yung mga application ni Google. So, hindi mo na po kailangan mag-download individually sa iyong laptop kasi nandito na po siya. Kailangan mo lang mag-download kapag cellphone ang gamit mo sa pag-online classes. Ayan. So, ganoon lang po kabilis. So, sana nakatulong po ito kung paano gamitin ang Gmail account nyo sa inyong pag-aaral, sa inyong trabaho, and so on, okay? So, yun lamang po at maraming salamat. So, kung bago ka lang po sa aking channel, don't forget to like and subscribe my YouTube channel.
I'm Teacher Junex. Muli, bumabati po sa inyo ng magandang hapon. And then, I hope na natuto po kayo sa aking video tutorial about sa Gmail, kung paano mag-sign in, kung paano magpunta sa, paano makita ang mga Google Apps ni Google, okay? And then, ito pa kung paano, try ko lang po mag-sign out. Okay, sign out po tayo. Sign out, okay? Sign out po tayo. Okay, para another way kung paano mag-sign in ng inyong account. Pwede po kayo dito sa sign in. Okay, sign in. I-click nyo lang po yung sign in. Sign in. And then, kapag na-click nyo po yung sign in, nalabas po yung mga account ko sa mga personal Gmail ko. Ito po yung aking mga personal Gmail. So, kailangan nyo lang po use another account. Okay, use another account para makapag-sign in po kayo. Okay, para makapag-sign in po kayo. Yan. Then, i-type nyo lang po yung account na gusto nyo po i-sign in. Yung email po na nahanap po. Then, enter nyo po yung password po nito. Kung ano yung mga password na alam nyo po. So, naka-sign in na po ako kay Google. So, ayan po, naka-sign in na po ako. Ibig sabihin, kapag naka-sign in ka na, may profile pic na po dito sa taas, sa left side, sa right side po. So, ito na po yung profile pic ko. Ayan, so, pag pinilik mo naman po itong Google Apps, itong 9 dots na yan sa taas, diyan po lalabas yung mga application Google. So, ito po yung Gmail, Drive, Classroom, Document, Sheet, so on. So, madali nyo lang po makikita kasi pindutin nyo po lang yung 9 dots, okay? Then, sa pag Gmail naman, ito, pag Gmail, pag kinilik nyo po yan, dadalhin po kayo sa message nyo talaga, sa message folder nyo po, sa Gmail, okay? Diyan po lahat dadating ang lahat ng mga mensahe na galing sa inyo mga kaibigan, okay? Hindi natin kailangan yan. So, I think nakatulong naman itong aking video, no? And so, yun lamang po at I hope nakatulong po kung paano talaga mag-sign in and mag-sign out din ng inyong account and then mag-add another account para sign in yung account and then kung paano po gamitin yung kung paano makita yung Gmail and then paano rin makita yung Google Classroom. So, yun po ating gagamitin every time po na magkakaroon po ng mga collaboration regarding sa pag-aaral ng bata. Yun lamang po at maraming salamat po. Thank you for watching. God bless you. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Okay? Para po every time po mag-upload ako ng video ay ma-notify ka po. Yun lamang po at maraming salamat. God bless you po.